Bet, ikaw ay Filipino, 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 Filipino. Mga idol at kabayan, akala nyo ba hindi kaya ng ating Philippine Navy makipagsabayan sa ibang bansa? Kaya kung gusto nyong makita ang galing ng hukbong dagat ng Pilipinas, partikular na ang mga piloto ng AW-109 helicopter sa RIMPAC 2020, tiyak na bibilib kayo. Kaya ano pang hinihintay natin? I-like ang video, mag-subscribe, pang pa-good vibes lang, matik na! Team Naval Helicopter 435 kasama ang pinakabagong frigate ng Philippine Navy, ang BRP Jose Rizal FF150 ay lumuhok sa Rim of the Pacific Exercise o RIMPAC 2020 na ginanap noong 17 hanggang 31 ng Agosto 2020 sa Timog Kanlurang Dagat ng Hawaii Island, USA. Ang RIMPAC 2020 ay ang pinakamalaking magkasanib at pinagsamang naval exercise sa buong mundo na lumuhok ang 10 mga bansa na may 23 iba't ibang mga assets kabilang ang isang US submarine, maraming sasakyang panghimpapawid at 5,300 mga personel. Sa kabila ng banta at mga limitasyong dala ng COVID-19, iba't ibang hamon ang kinakaharap ng mga kalahok na unit. Ngunit ang mga hamong ito ay hindi hahadlangan ang mga kalahok sa hangarin na makamit ang layunin ng RIMPAC 2020 Naval Exercise na ipakita ninyo sa iba't ibang sandatahang lakas sa iba't ibang bansa ang galing ng sundalong Pilipino. Ito ang naging pahayag ng sobrang proud at bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si Lieutenant General Gilbert Gapay, sa kanyang virtual na pakikipag-usap sa mga tropa kasunod ng matagumpay na pagtatalaga ng delegasyon ng Philippine Navy sa RIMPAC 2020 Naval Exercise na ginanap sa Bravo 3 Pier, Pearl Harbor, USA noong 3 ng Setyembre 2020. Sa pangkalahatan, nilalayo ng RIMPAC 2020 Naval Exercise na itaguyod ang multilateral na kooperasyon sa pagitan ng kalahok na bansa na sa huli ay hahantong sa pagpapalakas ng ugnayan at interoperability sa mga dayuhang Navy sa Indo-Pacific. Ang pakikilahok ng Philippine Navy sa RIMPAC 2020 Naval Exercise ay naging mabunga at makabuluhan na nagpatotoo naman sa mga kinakailangang doktrina ng Philippine Navy, TTP at SOPs. Ito ay magiging instrumento habang ang Philippine Navy continues to develop and progress into achieving its vision. Sa 2028, tayo ay magiging isang moderno, multi-capable naval forces responsive to our maritime nation's defense and development. Mga idol at kabayan, inaasahan ko na proud din kayo sa ating Philippine Navy. Hindi nila kasalanan kung kulang man ang kanilang mga modernong kagamitan. Hindi nila kasalanan kung sila ay napabayaan ng mga nakaraang pamahalaan. Sila ang ating mga tagabantay at tagapagligtas. Sila ay dapat pasalamatan sa kanilang sakripisyo
show para sa inang bayan. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good news, Philippines. Mabuhay ang Philippine Navy. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.